Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Julie Cahinde ng CRC Tulot, Taal, Batangas Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon po ay matutunghayan natin ang aklatang Leviticus chapter 17 verse 13 to 14 na may pinamagatang Respecting the Blood of Animals Hunted and Caught. Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoong dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan at pagmamahal mo sa amin. Lord, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba na humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagagawang pagkakasala. Patawarin mo po kami, Panginoon, na sa ganun malaya pong makadaloy ang Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Dalangin po namin, samahan mo kami sa gawaing ito, maihayag na may karunungan ang iyong salita. Gamitin mo po ang aking labi na daluyan ng pagpapala mo. Buksan mo po ang aming isip at ang aming mga puso at maunawaan namin na lubusan ang iyong salita at maging kalakasang spiritual ito sa aming mga buhay. Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Leviticus chapter 17 verse 13 to 14. At kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibo makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino man lumabag dito ay ititiwalag sa sambayanan. Ito po'y kautusan o batas sa panahon ng lumantipan na kung saan ito po'y tinutukoy sa mga Israelita o sa mga dayuhan man na si Yahweh lang ang sinasamba o si Yahweh lang ang kinikilalang Diyos at batas niya ang sinusunod. Na kapag po sila ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat nilang itapon at tabunan ito ng lupa. Marahil akalain nating ito'y paglapastangan sa dugo. Dahil itinuturing natin ang lupa ay isang marumi. Subalit ito'y isang tanda ng paggalang para sa dugo, sapagkat ito'y paglilibing para hindi na ito madungisan pa. At pag-iingat din ito sa mga taong nakapaligid mula sa posibilidad na nakahahawang sakit or infeksyon. Iginagalang ang dugo sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo. Ang isang hayop na nilalang kapag siya ay napilayan o naalisan ng mga pakpak o iba pang parte ng katawan, ito'y may posibilidad pang mabuhay. Subalit, kung dugo na mawala, tiyak na din ang kawalan nito ng buhay. Dahil sa dugo, nagmumula ang buhay ng mga ito at inutos itong huwag kainin at kung sino man ang kumain ay ititiwalag. Isang kautusan na dapat sundin ng mga sumusunod at kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating panahon, umiiwas din tayo sa pagkain ng dugo dahil sa mga banta ng sakit o impeksyon na maaari nating makuha dito. Kung sa lumang tipan, iginagalang ang dugo ng hayop, dito sa bagong tipan, mas pagtuunan natin ng paggalang at pagkapahalaga ang dugo ng ating Panginoong Jesus na inalay niya para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng panibagong buhay. Kung paanong ang hayop ay nabubuhay sa dugo, tayo ay nabubuhay din dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, sapagkat kung dati tayo ay nabibilang sa mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi deserve ni Lord na siya ay urakan, sapagkat siya ay Diyos, subalit dahil sa pag-ibig niya sa atin, ginawa niyang ialay ang kanyang dugo para sa ating lahat. Ang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ay isang pagpapatunay na siya ay mahabagin at mapagmahal na Diyos. Sabi sa Epeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahan loob. Patuloy nating alalahanin ang paghihirap ng ating Panginoon. Pahalagahan at igalang ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Suriin natin ang ating mga kilos sa mga bagay na makakapagdulot sa ating magkasala. Kung pinapahalagahan natin ang dugo ng ating Panginoon bilang pinantubos sa atin, marapat lamang na mamuhay tayo nang nararapat at naayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita sa araw na ito. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo. Bagamat hindi kami karapat-dapat
kami minarapat mo. Dalangin namin, Panginoon, na huwag maalis sa isip at puso namin ang kahalagahan ng dugo na inalay mo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa habag at walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Muli, salamat po sa inyong salita. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila sa tanging pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala din po kayo sa iba. Muli, magandang umaga at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.